Isang pinagpalang umaga po mga kabiyaya. Purihin po ang Panginoon. Muli na naman po tayo nagkasama-sama sa lugar na ito. Maaari ko po kumakailan niya ang tumayo. Sama-sama po natin itiklara ang kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Because of His great love, God, who is rich in mercy, has saved us only by His grace. Amen! Hallelujah! Papuring palakpak sa ating Diyos na mga Diyos! At hari ng mga hari sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Let us declare, all the glory belongs to our Lord. Hallelujah! So because of Jesus, yet we are here, really worshiping Him in spirit and in truth. Hallelujah! Giver of every breath I breathe, author of all. Giver of every perfect thing, to You be the glory. Maker of heaven and of earth, no one can comprehend Your word. King over all the universe, You are the glory.
though, God, only by your grace that we are here, Lord, alive in you, freely worshiping you in spirit and in truth. Thank you, Lord. Thank you for the cross, and thank you for the blood that washed us white. Thank you, Lord, that we are here as your sons and daughters, lifting our hearts, lifting our voices in worship, because you alone are worthy of all the praises, the adoration, and the worship. To your name alone, Lord Jesus. Darling of heaven, you see my
Glory to the Lamb of God. Hallelujah to the Lamb of God and to the Lamb that was slain. Hallelujah to the most wonderful name, to the most beautiful name that is above every name, to your name alone, Lord Jesus. Indeed, O God, it is only by your grace that we are saved, that we are here freely worshiping you in spirit and in truth, and we are enjoying your presence. For in your presence, O God, there is fullness of joy, and in your right hand there are pleasures forevermore. Thank you, God, for this wonderful truth, that we are here, O Lord, as your sons and daughters. And we can confidently say, and we can freely worship, we can freely lift our hands and cry our hearts out to our Abba, Father. Thank you, Lord, that we are your sons and daughters, that I am a child of God, that by the blood that shed on the cross, I am washed white. I am healed by your nail-pierced hand, O God. By your wounds, I am healed. And Lord, thank you for all the goodness, for your faithfulness, for your mercy, O God, that we are here, Lord, lifting our hearts and our hands in worship. Thank you, Abba Father, for glory, glory to your name. To him who sits on the throne and to the Lamb that was slain, you alone, O God, worthy of all the praises, all the glory, power, and majesty, to your name alone, Lord Jesus, forever and ever, and everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God. Bago po tayo umupo, pakibati pong yung katabi ng 2 thumbs up. You are Charito as always. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, clap your hands. Clap your hands to the Lord. Praise God. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isang malakas na clap offering para kay Lord. Thank you, Jesus. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are? Charito. Blessed and highly favored of God. Do you believe that? Yes. Do you always believe that? Yes. Do you always confess that? Yes. Let's do that today. I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Isang malakas na clap offering para kay Lord. Come on, everybody, clap your hands. Make a joyful noise to God. Make His praise glorious, for the Lord our God is awesome. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Are you happy today? Yes. How are you? All is well. All is well. God is good all the time. Amen. This is a beautiful day. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Are you happy today? Yes! You are in the house of the Lord, and there is joy in the house of the Lord. Clap your hands to Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Magandang umaga, mga kabiyaya. Doon po sa mga nanonood sa broadcast po na ito, magandang umaga. Magandang hapon, magandang gabi, o anumang oras nyo napapanood ang broadcast po na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please follow us on Facebook. Join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the zippers button and turn on your notification.
If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama nyo na po si Bishop Emmy sa TikTok. Please follow Bishop Emmy on TikTok para po sa ating Nuggets of Grace, pira-pirasong biyaya para po sa pang-araw-araw na buhay. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay nating ipagdiriwang, ipagbubunyi at idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Tulad ng nasusulat, sa pamagitan ng kanyang dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. And if you are sick in your body today and you are watching this broadcast, let me just encourage you. You are not watching this broadcast by accident. Today is your healing day. Can we say that together? One more time. Today is your healing day. I believe that with all of my heart. Today is your miracle day. Today is your blessing day. Today is your healing day. If you believe that, say amen. Amen. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3. Verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko pong sinasabi ito tuwing linggo. Sana po hindi kayo napapagod ito marinig dahil hindi naman po ako napapagod. Palagi itong sabihin sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon. Hindi po pagbibigay ng donasyon. Hindi po pagbibigay ng ayuda. Hindi rin po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan, mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching this broadcast. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, tuwing may broadcast po tayo, palaging mayroong bagong nanonood. Kaya may mga binabanggit si Bishop Emmy na maaring palagi niyong naririnig. Pero para po sa mga baguhan, first time lang nila ito maririnig. Bago nagkaroon ng pandemya, taong 2020, we have 6 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Alam niyo ang storya, nagkaroon ng pandemya. At dahil po dito, ang buong mundo'y dumapa sa mahigpit na hagupit ng pandemya. At ang mga simbahang lokal ay naapektuhan. Pero ito ang mabuting balita. Unti-unti na pong bumabangon ang mundo mula sa pagkakadapa ng pandemya. Ganon din po ang mga simbahang lokal. Unti-unti na pong bumabalik ang face-to-face
on-site worship services. Level 1 na po tayo. Full capacity. Mas maluwag, mas maraming upuan, more seats available. Sana po makasama na namin kayo sa mga pagsamba. On-site, face-to-face worship services. If you are near our worship center here at the very entrance of NLEX Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to extend this invitation to you. Please join us in one of our 4 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us online. Maraming salamat din po mga kabiyaya sa lahat ng naparito sa loob ng bulwagang ito para sama-sama nating purihin ang Panginoon at sambahin ang Panginoon sa Espiritu at Katotohanan at tanggapin ang Kanyang mabiyayang salita. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 53. Today, we're going to talk about life's oppositions. How to deal with life's oppositions. Pag sinabing opposition, ito po'y mga kontra. Kontra sa buhay, mga kontra sa buhay, at mga kontrabida sa buhay. Without naming names, siguro may naisip na kayo agad na mga pangalan sa likod ng isip ninyo na mga kontrabida sa buhay ninyo. Real talk, there are oppositions in life and there will always be. As long as we are in this life, laging merong kontrabida sa buhay ninyo. Ano ang dapat nating gawin sa mga kontra sa buhay? How are we going to deal with these oppositions? What are the oppositions of life? And how are we going to handle them, deal with them? Let's talk about this today. First, let us commit this to the Lord. Manalangin po muna tayo. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, there is joy in your presence. And the joy of the Lord is our strength. We commit to you this learning time as we always do and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone, this we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Oppositions are as real as life. We cannot get rid of them. We simply have to know how to deal with them. Hindi po yan mawawala sa buhay. Talagang merong kontra, mga kontra at kontra sa buhay. At kung minsan tinatawag natin mga kontrabida sa buhay po ninyo. Dahil ang palagay mo, ikaw ang bida. So lahat ng kumokontra sa'yo ay kontrabida. In reality, not everyone likes you. Or should I say, not everyone will like you. Siguro napagtanto mo na hindi lahat ng tao natutuwa sa'yo. Siguro naisip mo na hindi lahat ng pinopost mo nilalike ng ibang tao. Yung iba nga, nahihiya lang mag-angry eh. Pero gusto talaga nilang mag-angry. Kaya lang nahihiya. Pero hindi sila natutuwa sa mga ipinopost mo. Hindi sila natutuwa sa nakikita nila sa iyo. Nakakahiyamang sabihin, pero may mga naiinggit sa iyo, kaya yung mga pinopost mo ay masakit sa mata, kaya ayaw niyang i-like. Pero panay naman ang tingin. Panay naman ang tingin sa mga pinopost mo. Panay naman ang
pakikibalita. Ano na nangyayari? Ano na nangyayari? Dalang gusto niyang marinig, hindi na maganda ang nangyayari sa iyo. Kaya pag ikinwento, mas maganda na ang nangyayari sa kanya ngayon kaysa noong kilala ka pa niya. Naku, masakit na masakit ang loob niya sapagkat gusto niya, hindi maganda ang mga nangyayari sa iyo. Ito po yung mga kontra sa buhay mo. In reality, meron pong mga maingay na kontra. At meron ding mga tahimik lang kung kumontra. Pero hindi po nawawala ang kontra sa buhay. Ito ang mabuting balita. Listen up. Look up here and look at my eyes. The good news is this. You do not have to force them to like you for you to fulfill God's given destiny in your life. Ito pong ibinigay ng Diyos sa iyo na pagpapala at pabor at destiny ng buhay mo ay magaganap kahit hindi sila sumang-ayon sa iyo. Kahit nga kumontra sila. Sa totoo lang, itataas ka ng Panginoon sa gitna ng mga kontra sa buhay mo upang maitaas ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen. Your destiny is not in their hands. Your destiny is in the hands of God. If you believe that, say amen. Amen. In short, anuman ang ugaliin, isipin at ipakita ng mga taong hindi mo kasang-ayon ay dapat hindi ka maapektuhan. Dapat ilagay sa isip ng iyong magandang tadhana sa buhay ay inilatag na ng Panginoon bago mo palakaran sapagkat maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Yeah. If you believe that, say amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Come on, clap your hands. Praise God, praise God, praise God. Ang Diyos nga, meron ding kakontra. Kaya merong Satanas, merong demonyo, at may mga demonyo. Ito po ay mga kontra sa Diyos. Ang Panginoong Hesus din, meron ding mga kontra. Yan po yung mga religious leaders nung panahon po niya. Lahat ng mga tauhan sa Biblia na itinakda ng Diyos na bida, meron ding kontrabida. Si Moses nga, meron din pong mga kontrabida sa buhay niya. Si Korah, si Dathan, at si Abiram. Binanggit ang mga pangalan. Si Nehemiah, meron ding mga kontra sa buhay po niya. Si Daniel, meron ding mga kontra sa buhay niya. Ang mga alagad, meron ding mga kontra sa buhay nila. Sa makatwid, wala pong anak ng Diyos na walang kumokontra. Kasi po, mayroong pwersang naglalaban. Liwanag at dilim. Dahil naglalaban po ang dalawang pwersa, siyempre, ayaw po ng dilim ng liwanag. Ayaw ng liwanag ang dilim. Kaya nagkaroon po ng kontra. Si Lucifer, kinontra ang Diyos, siya ay naging Satanas. At marami pang istorya sa Biblia na hindi nawawala ang kontra. Ito ngang administrasyong ito na bagong-bago, hindi pa nga nag-iinit, wala pang isang daang araw, may mga kumokontra na. Ano ba naman kayo? Bigyan nyo muna ng pagkakataon ang administrasyong ito na matupad ang anumang kanilang ipinangako. After all, nagsisimula pa lang naman. Give them the chance. Maging bukas ang isipan. Tapos naman na ang pamumulitika. Tapos na ang kampanya. Tapos na ang political colors. Wala nang kulay ngayon. Kailangan daw po sa panahong ito, itabi na muna natin ang pamumulitika at magkaisa po tayo para ang ating bansa ay umunlad. Ang ating bansa ay bumangon mula sa mahigpit na hagupit ng pandemya. At ito naman ay posible kung magkakaroon sana ng tunay na pagkakaisa. Kaya nga lang po, talagang may mga taong ipinanganak na walang nasa isip kundi
kumontra. Wala nang laman ng isip kundi kumontra. Laging iniisip nila kung ano ang makokontra nila. Hindi nila nakikita yung magandang bahagi, ang lagi nilang nakikita yung mga hindi maganda, hinahanap yung hindi maganda, pinapalaki yung hindi maganda upang magkaroon ng dahilan ang kanyang pagkontra. Si Apostol Pablo ay hindi rin po exempted. Meron din po siyang mga kontrabida sa buhay. Ang sabi niya sa mga ito ay mga bulaang kapatid. Mga nagpapanggap lang na kapatid. Pero hindi totoo. Ganito po ang sabi ni Apostle Pablo. 2 Corinthians 11:26. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my own countrymen, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea. Look at the last line. In danger from false brothers. Matindi pong panganib yun. Kasi yung mga false brothers, nasa loob po ng community. Nasa loob ng church. Nasa loob po yan ng organization. Kasama po yan sa loob. Hindi mo naman talaga kaayon. Pero nagpapanggap lang nakakampi. Nagpapanggap lang nakaayon. Nagpapanggap lang nakabiyaya. Pero in fact, wala pong tunay na conversion. Sila po ay nasama lang. Tandaan, hindi lahat ng pumapasok sa garahe ay kotse. Meron ding daga, meron din pong ipis, at meron ding butike. Sa makatwid, ito'y nakikita rin sa loob ng garahe. Hindi lahat ng pumupunta sa church ay totoong Kristiyano. Meron din pong daga, meron din pong pusa, meron din pong aso, merong ipis at merong butike. Pero ang totoong Kristiyano, kahit wala sa loob ng church, Kristiyano pa rin. Kahit nasa bahay, Kristiyano pa rin. Kahit nasa eskwelahan, Kristiyano pa rin. Kahit nagpe-Facebook, Kristiyano pa rin. Can you say amen? Amen. Ano man ang iyong ginagawa, hindi nawawala ang pagka-Kristiyano mo. Kristiyano ka kahit mag-asawa ka, hindi ka mag-asawa, magtrabaho ka, magnegosyo ka, o ano man ang gagawin mo sa buhay, hindi nawawala ang pagiging Kristiyano. Can you say amen? Amen. Palakpakan muna natin si Lord. Amen. Always keep in mind, merong danger po sa mga false brothers, mga nagpapanggap. Yan po yung matindi. Kasi akala mo kakampi, pero later on magugulat ka, kontra pala. Kontra sa iyo, kontra sa vision na binigay ng Lord sa iyo, kontra sa kaunlaran ng buhay mo, kontra sa mga pagpapala at pabor na binigay ng Panginoon sa iyo. Galatians chapter 2 verse 4 to 5, ganito po ang sabi ni Apostle Pablo, this matter arose because some false brothers, what kind of brothers? False brothers had infiltrated our ranks. Ano po ibig sabihin ng infiltrated our ranks? Pumasok, humalo, sumama, nakisamba, humalo, nakipagkaibigan, nakisali sa organisasyon, nag-infiltrate lang pero walang genuine conversion. And how do you know, Bishop? Later on, lumalabas po ang tunay na kulay. Later on, lumalabas po yung tunay na katauhan. Now, look at the verse again. Because some false brothers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus and to make us slaves. Look at verse 5. We did not give in to them for a moment. Hindi namin sila pinagbigyan. Mahalaga po yun. Kasi ang gusto ng mga kontrabida, mapagbigyan sila. Ang gusto po ng mga kontrabida, magkaroon po ng stage,
may highlight po yung kanilang gustong sabihin. Magkaroon po sila ng spot, magkaroon ng spotlight, magkaroon sila ng pagkakataon na sila'y mapansin sapagkat ito po ang mga kulang sa pansin. Gusto ni Lucifer na maging tulad ng Diyos. Sa inggit ng mga religious leader, dahil ang mga tao ay nakatuon kay Jesus, siniraan nila si Jesus upang makuha ng mga religious leaders ang pansin ng mga tao. Ang mga kontra, mga kapatid, ay gusto nila sila. Kaya kahit sino ang maupo sa administrasyon, lagi silang kontra dahil gusto nila sila. Hindi sila kumukontra dahil sa katuwiran. Sila'y kumukontra dahil hindi sila ang nakaupo. Kaya kahit sino ang umupo, laging kukontra po yan. At ang hindi nila alam, pag sila nang naupo, meron ding kukontra. Sapagkat hindi po yan mawawala sa buhay na ito. That is why you need to know how to deal with them. You cannot get rid of them. They will be part of this life. So you must be wise enough to handle them. Sa Apostol Pablo, maraming naging kontrabida sa buhay niya. Pero meron po siyang isang binanggit na pangalan. Isipin nyo, binanggit ang pangalan. Tayo hindi makapagbanggit ng pangalan. Sana all. Sana ma-impose kong pangalan mo at masabing kontra ka talaga. Pero hindi natin magawa sapagkat lumalabas parang masyadong personal. Pero si Pablo ay na-mersonal. I'll show you the verse. The verse is the voice of God, 2 Timothy chapter 4 verse 14 to 15. Alexander, binanggit ang pangalan. Alexander, the metal worker, sa Tagalog, ang panday. Alexander, ang panday, the metal worker, did me a great deal of harm. The Lord will repay him for what he has done. Antindi, nasaktan talaga si Pablo . Feeling ko nasaktan siya ng husto. Sa palagay nyo? Palagay ko lang. Kasi, bakit babanggitin ang pangalan kung hindi siya nasaktan ng husto? Grabe itong ginawa ni Panday. Nasaktan masyado yung mama. Ang sabi niya, ang pangalan niya, Alexander. Ipinost niya sa Facebook ni Apostle Paul. Alexander ang pangalan, ang alias, the metal worker, sa Tagalog, ang panday. Now, look at verse 15. Tignan ninyo ang sabi ni Apostle Paul. You too should be on your guard against him. Naku, pinagbigay siya ng babala. Sabi niya, bantayan nyo ha. Bantayan nyo itong tao na ito. You too should be on your guard against him. Why? Tell me why. Because he strongly opposed our message. Kontra to. Nagbabahay-bahay ito. Nagpo-post ito sa Facebook. Naninira ito. Pumupunta ito sa mga supporters ni Apostle Paul para siraan si Apostle Pablo, siraan ang mensahe dala ni Apostle Pablo. Sapagkat nababalita nila, kumakalat ang ministry ni Apostle Paul at gusto nilang pigilin at gusto po nilang sirain. Kaya sabi ni Apostle Paul, itong mama na ito ang pangalan Alexander. Na hindi ikaw ang tinutukoy ni Apostle Paul, baka kapangalan mo lang. Maraming Alexander na mabait. May mga kilala po ko na Alexander na halos santo. Pero kapangalan mo lang, ang tinutukoy ni Apostle Pablo ay yung Alexander nung panahon po niya. Opposition is a fact of life. For as long as people are free to like and dislike, there will always be some degree of opposition. Sa pamilya, merong opposition. Sa mga kamag-anak,
Marami po yan. Ang tawag dyan, Kamag-anak Incorporated. Mga nagkakaingitan, mga pinsanes, mga nagkakaingitan ng mga magkakapatid, nagkakaingitan ng mga magkakamag-anak. Yung kapatid nakabili ng malaking TV, ang sabi niya, bibili tayo ng sine. Kapatid nakabili ng bagong kotse, huwag mag-alala, bibili tayo ng bulldozer. Inggitan dito, inggitan doon. Meron di bang inggitan sa employment? Sa mga magkakasama sa trabaho? Mga sipsipan dito, sipsipan doon dahil gustong ma-promote, sisiraan yung isang tao doon sa bossing, nag-decision yung bossing, siya ang inalis. Siraan sa mga magkakaeskwela. Siraan kahit saan. Bakit? Maging sa simbahan, nangyayari po yan. Kasi nga po, yung ugali ng tao na crab mentality. Ayaw niya yung iba umangat, kaya hihilahin nila pababa. At dahil po ron, wala silang naisip kundi kumontra ng kumontra. Kahit maganda yung idea, kukontrahin nila dahil hindi galing sa kanila. Pero kung galing sa kanila yon, gusto nila dahil sila ang bibida. Pero kahit maganda ang kaisipan, pag galing sa ibang tao, lalo na kung galing doon sa kinaiinggitan niya, tapos ka. Kukontrahin po yan sapagkat yan po ay fact of life. The challenge here is not to get rid of the oppositions, but to deal with them. The grace way, let's do it the grace way, because they will always be here as long as we are here. Nandito po ang mga kontra sa buhay. So first, let's define what is life's opposition. Baka mamaya, nag-uusap tayo tungkol sa mga bagay na ito, eh hindi nyo alam kung anong pinag-uusapan po natin at kung sino-sino ang naiisip po ninyo. What is life's opposition? Let me define. Whoever or whatever is stopping you from fulfilling your God-given destiny. Ibig sabihin ng whoever, kahit sino. Pwedeng mga tao at mga demonyo. Meron pong mga taong parang demonyo, pero meron po talagang mga demonyo talaga. Iba po ang tao sa demonyo. Ang mga tao ay physical, ang mga demonyo ay spiritual. Sila rin po ay maaring kumontra sa inyo. Whatever, ibig sabihin circumstances, situations, and idiosyncrasies of life na pumipigil sa iyo para hindi mo marating yung pong magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Ito po yung mga tao, mga demonyo, at mga pangyayari sa buhay mo na humahadlang upang hindi mo ma-enjoy yun pong binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Ito po yung kumokontra sa iyong kalusugan, karamdaman. Ito po yung kumokontra sa iyong kaunlaran, kahirapan. Kumokontra sa tagumpay mo sa karera ng buhay na iyong pinili. Maging ito man ay ministry, o ito man ay business, o anumang karir ng life mo, anumang pangyayari, o sino man na humahadlang para maging matagumpay ka sa buhay na ito, ay ituturing pong kontra. Kaya dapat alam mo sa likod ng isip mo kung anong ibig sabihin ng opposition. The Apostle Paul calls it thorn in the flesh. Ang tawag ni Pablo, tinik sa laman. Marami pong mga diskusyon tungkol po sa issue ng thorn in the flesh ni Apostle Paul. May mga nagsasabi ito daw ay sakit, pero merong nagsasabi na ito po ay mga pangyayari sa buhay po niya. Now, we do not have enough time to fully discuss what exactly the thorn in the flesh of the Apostle Paul. Pero I personally believe hindi po ito sakit.
This is what I believe. Ang tinik sa laman ni Apostle Pablo ay hindi po sakit. Ang pinaniniwalaan ko po, ito po ay mga pangyayari sa buhay po niya na humahadlang upang magawa niya yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Let me show you. 2 Corinthians chapter 12, verse 7, following verses. The Apostle Paul writes, To keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, there was given me a thorn in my flesh. And what is that? A messenger of Satan. And what is the purpose? To torment me. So ito pong thorn in the flesh ay messenger of Satan. A demonic force or forces. Ito po ay puwersa ng demonyo, mensahero ni Satanas upang siya po ay gambalain, para siya po ay istorbuhin, para pabagali ng kanyang takbo sa gawain ng kanyang paglilingkod. To torment me, pahirapan ako, gawing mas mahirap, magaan na nga sana, pero humihirap. Kuminsan mahirap na nga, lalo pang humihirap. Look at verse 8. Three times I pleaded with the Lord to take it away from me. Verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Yung pong weakness na binanggit dito, hindi po physical. I believe yung weakness po dito, circumstantial. Yung mga pangyayari sa buhay niya na nagpapahina sa kanya, hindi po sakit. Naniniwala si Apostle Pablo ng kanyang sakit, kung mayroon man, ay pinagaling na ng Panginoon sa pamagitan ng sugat ni Jesus, tayo po'y magaling na. Can you say amen? Amen. Hindi po karamdaman, hindi po kahirapang material at pinansyal, sapagkat ang pagpapala ng Diyos at ang kagalingan ay kasama sa binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi tayo exempted sa persecution. Hindi po yan kasama sa tinubos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kahit ikaw ay charito, ikaw ay blessed and highly favored, hindi ka exempted sa mga circumstantial weaknesses. Yan po yung mga nagpapahirap sa buhay. Magaang sane. Okay naman, malayo ang lalakbayin. Kaya naman eh. Pero ang mahirap, malayo na ngayong lalakbayin, ang gulo pa nung kasama mo. Ang ingay pa nung kasama mo. Nagpapakarga pa yung kasama mo. Nangungutsa pa yung kasama mo. Nanunukso pa yung kasama mo. Kaya lalong humihirap ang lakbayin ng buhay. Yun po yung circumstantial. Hindi po physical, hindi po financial. I believe that with all of my heart. Ang kahirapan at karamdaman ay binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? Give Him praise for that. Amen. We affirm that fact. Sabi sa Bible, siya bagaman mayaman naging mahirap, alang-alang sa atin upang sa kanyang paghirap tayo po'y yumaman. Siya'y nabugbog at nasugatan, sa kanyang mga sugat tayo'y pinagaling na. Pero hindi tayo exempted sa persecution, trials and tribulation. Jesus said, in the world, you shall have tribulation. Yun po yung mga opposition, yun po yung mga kontra sa buhay po natin. Now, look at the verse again. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. In weakness, sa kahirapan ng mga pangyayari sa buhay. Look at the next line. Therefore, I will boast all the more gladly in my weaknesses. Naintindihan ni Apostle Pablo na sapat ang biyaya ng Diyos. Hindi po inalis ang circumstantial weaknesses, and yet ang sabi ng Panginoon, don't worry Paul, hindi ko aalisin ang thorn in the flesh. Don't worry Paul, hindi ko aalisin ang mga circumstantial weaknesses, but don't worry, my grace is sufficient. Can you say amen? Amen. My grace is sufficient. Look at the next line. So that Christ's power may rest on me. Now look at verse 10. That is why, for Christ's sake, I delight in
weaknesses, circumstantial weaknesses. Look at the next line. Insults, hardship, persecution, difficulties. May nabanggit po bang sickness? Wala. Hindi kasama ang sickness. Hindi kasama ang physical sickness. Sapagkat ang karamdamang physical ay kasama ng binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi kasamang binayaran ang insulto, ang pag-uusig, ang mga kahirapan sa mga pangyayari upang magang sana nating magawa yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Hindi po. Tawag dyan, tribulation, persecution, and difficulties in life. Paul said, "For when I am weak, then I am strong." Kung kailan ako mahina, saan? Sa mga circumstantial, sa mga pangyayari, kung kailan nararamdaman ko ang pag-uusik, pambabato, ang pagkulong, ang gutom, ang hirap, dito ko nararamdaman ako'y malakas dahil pinapalakas ako ng biyaya ng Panginoon. Amen. By the rule of context, ipapakita ko po sa inyo na ang tinutukoy ni Apostle Paul na kahirapan ay hindi po physical kundi circumstantial. Bago nagkaroon ng chapter 12, meron munang chapter 11. Ang tawag doon sa chapter 11, context ng chapter 12. Kasi may binanggit po si Apostle Paul sa chapter 12 na weaknesses, insults, hardship, persecutions and difficulties. Pero hindi niya inelaborate. Kasi na-mention na niya sa chapter 11. I'll show you. 2 Corinthians chapter 11 verse 24. Following verses. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. Pinag-isip pa tayo na meron pang mathematics ah. Dinalang niya, binigay yung number. 40 minus 1 equals 39. Dinalang niya sinabing 39 lashes. Sabi niya, 40 lashes minus 1. Yun yung tinutukoy niya, yung hinahampas sila. Parang sinasabi ni Apostle Paul, "Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Sana wala nang hampasan." O hindi ba, pwede naman nating isipin, "Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Pwede ba wala nang hampasan? Wakwak na yung likod ko, Lord. Kasugat-sugat." Now, look at verse 25. 3 times, I was beaten with rods. Pinalo. Once I was stoned. Binato. 3 times, I was shipwrecked. 3 beses sumakay ng barko. 3 beses lumubog ang barko. Sabihin nyo, nagkataon lang. Yung isang beses, baka nagkataon lang. Pero isang sakay, lubog, isang sakay, lubog, isang sakay, lubog, eh huwag ka na sumakay. Lahat ng barkong sinasakyan mo, lumulubog. I spent a night and a day in the open sea. Tindi. Alam nyo kung ano meron sa open sea? Shark. Papa shark. Mama shark. Nandun lahat. Nandun yung mga iniikutan sila ng mga pating. Open sea po eh. Ibig sabihin ng open sea, nandun lahat ng mga mababangis na mga hayop sa karagatan. Nakababad po siya isang gabi at isang araw. Verse 26, I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, from bandits, from own countrymen, from Gentiles, in the city, in the country, at sea. Eh wala na siyang pinuntahan na hindi siya na danger ah. Pansin niyo, kung saan iniisip niyang safe na safe na siya, sabi niya siguro wala nang kontra dito, charge na to ha. In danger from false brothers. Ang sabi niya, sobra namang buhay ito. Nasa loob na ako ng charge. Kasama ko na rito ang mga itinuturing kong mga akala ko'y kapatid, pero mga bulaang kapatid. Verse 27, I have labored and toiled and have often gone without sleep. Tindi, walang tulog. I have known hunger, gutom,
and thirst, uhaw, and have often gone without food. Sabi niya, mga araw hindi kami kumakain. Sabi niya, and have been cold and naked, giniginaw, wala man lang kaming saplot para labanan ang nanginginig naming katawan dahil sa sobrang ginaw. Verse 28, besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. How many churches? Maraming mga pastor ang bagabag na bagabag sa isang simbahang pinapastoran mo. Si Apostol Pablo nagpapastor sa lahat ng simbahan. Sabi niya, ito na nga ang ginagawa ko. Nagugutom pa kami, nauuhaw pa kami, giniginaw kami, wala kaming damit, nakababad kami ng araw at gabi sa gitna ng karagatan. Binabato, ikinukulong, hinahampas. Ito po yung tinutukoy po niyang thorn in the flesh. The oppositions in his life that he asked God 3 times. Naalisin itong thorn in the flesh. He asked God to remove the thorn in the flesh. Ano po ang naging sagot ng Panginoon? Look at the verse. 2 Corinthians 12:8. 3 times I pleaded. Not just ask, pleaded. Ano po ang angkop na salitang Tagalog sa pleaded? Pinakiusap. Hindi po hiningi. Mas matindi yung pakiusap kaysa hingi, di ba? Yung hingi, magaanggaang lang eh. Pero yung ipinakiusap, tapos ilang beses ipinakiusap? Matinding pakiusap. Yung mamang sumulat ng kalahati ng bagong tipan. Yung mama na dinala sa 3 langit. Nakiusap ng 3 beses, hindi napagbigyan. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Verse 9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness, circumstantial weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. Not physical, not financial, but circumstantial, so that Christ's power may rest on me. The answer to life's opposition is the grace of God. Amen. Amen? Amen? I want to say that again. The answer to life's opposition is the grace of God. 3 times he pleaded, Lord, take this thorn in my flesh away from me. But the Lord said, I will not take it away. But my grace is sufficient for you. Maraming bagay na inihiling natin sa Panginoon na alisin sa atin. Mga kontrabida sa buhay ninyo. Pero hindi niya inaalis. At wala siyang balak alisin. Pero huwag kang magalala. Sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. If God does not remove them, rest assured that His grace will sustain you to carry them throughout. Walang hindi kaya ng biyaya ng Diyos. Grace is greater than all. Come on, say it out loud. Grace is greater than all. One more time. Grace is greater than all. Now, tignan niyo ang naging response ni Apostle Paul. Kung hindi babaguhin ang Panginoon ang circumstance ko, kailangan kong baguhin ang aking kaisipan. That's it. Kung minsan pinipilit natin, hindi na nga niya binabago yung circumstances, anong dapat gawin? Yung response mo ang dapat magbago. Look at verse 9, letter B. Therefore, ito ang kanyang response. Nung malaman niya na hindi aalisin ang tinik sa laman, nung malaman niya na hindi aalisin ang mga kontra sa buhay niya, sabi niya, therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. All right, kung hindi aalisin, magsasaya ako dito sa gitna ng mga kontra sa buhay ko. Bakit mahalaga yung magsasaya? Sapagkat ang saya ng puso, galak ng Panginoon, ang iyong kalakasan, mananatili kang malakas dahil masaya ka.
What is the purpose? So that Christ's power may rest on me. Look at verse 10. That is why, for Christ's sake, alang-alang kay Kristo, hindi na alang-alang sa akin, hindi ako. For Christ's sake, alang-alang kay Kristo, I delight in weaknesses, circumstantial weaknesses. I delight in insults, in hardship, in persecution, in difficulties. For when I am weak in my circumstances, then I am strong. If you believe that, say amen. Amen. Give him praise. Give him praise. Hallelujah. I want to say this again. The answer to life's opposition is what? The grace of God. The answer to life's opposition is what? The grace of God. The grace of God. Ang biyaya ng Diyos ay sapat na at higit pa. Ang biyaya ng Diyos ay sapat na at higit pa. The way to deal with life's oppositions is not to defeat them, but to outlast them. Meaning, you have to have a holy determination not to give up. By the grace of God, I made up my mind to stay, keep on, and keeping on until He takes me home. Wala nang atrasan to, Lord. Hindi ito tungkol sa simbahan. Pwede ako lumipat ng simbahan, pero maglilingkod pa rin ako sa iyo. Hindi ito tungkol sa kaibigan. Hindi ito tungkol sa kamag-anak. Tungkol ito sa iyo at sa akin. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Maglilingkod ako sa iyo habang buhay. Shout amen! Shout amen! That is the way to deal with life's opposition. Dapat meron kang holy determination. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kaibigan, mahalaga ka sa akin. Pero kung tayo'y maghihiwalay, maghihiwalay tayo dahil sa gusto kong maglingkod sa Panginoon. Pamilya, mahalaga ka sa akin. Pero huwag nawang itulot ng langit, magkahiwa-hiwalay tayo. Pero kung ito'y mangyayari, isang dahilan lang, dahil gusto kong maglingkod sa Panginoon. Can you say amen? Amen. You have to have the holy determination. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm, until He takes me home. Isang araw, lahat tayo ay pupunta sa kabilang buhay. Makikita natin ang Panginoon ng mukhaan at masasabi natin pagdating natin doon, Panginoon, salamat sa iyong sukdulang biyaya. Salamat sa iyong sukdulang biyaya. Amen. Nakarating ka doon hindi dahil madasalin ka. Nakarating ka doon hindi dahil mapagbigay ka. Nakarating ka doon hindi dahil active ka sa mga gawain at ikaw ay naglingkod, hinding-hindi. Nakarating ka lang doon dahil binitbit ka ng biyaya ng Diyos. By the grace of God! Amen. Decide to keep on serving the Lord amidst life's opposition. Life's opposition will not go away. So keep on keeping on. Hindi mawawala po yan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Life's oppositions are stubborn, so you need to be more stubborn than the opposition. Kumbaga, walang atrasan. Kung hindi ka atras, hindi rin ako atras. Matira, matibay. Pero hindi ako susuko. Magsisimba pa rin ako. Magbabasa pa rin ako ng Bible. Mananalangin pa rin ako. Magbibigay pa rin ako. Maglilingkod pa rin ako. Shout amen! Magagawa ko lang yan dahil sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. Tignan nyo ang determinasyon ni Apostle Pablo. Acts 20:23-24. Kung minsan, nagagandahan tayo sa 24. Dahil alam natin yung Acts 20:24 is all about the grace of God, the gospel of grace. Paborito natin yung 24.
Favorite verse ko po yung Acts 20:24. Napakaganda ng 24. Pero para ma-appreciate mo ang 24, you have to go to verse 23. Look at verse 23. I only know that in every city, the Holy Spirit has warned me that prison and troubles wait for me. Sabi niya, sinabi na sa akin ng Holy Spirit, kahit saan ako pumunta, ang naghihintay sa akin, kulungan at kaguluhan. At signan niyo, sabi niya sa 24, but none of these things move me. Sinabi na sa akin, pinagpauna niya na, mayroong kulungan, may batuhan, may paluan, mayroong trouble. Pero sabi niya, hindi nagbago isip ko. Yung iba, hindi lang binigay ang allowance, nagbago na isip. Umalis dahil hindi nabigyan ng allowance. Ah, matindi, masyadong mababaw. Nagbago ang isip, nawala ng boyfriend, nawala ng girlfriend. Nagbago isip, nawala ng trabaho. Nagbago isip, ang daming dahilan. Si Pablo ang sabi niya, none of these things move me. Nor do I count my life dear to myself so that I may finish my race with joy. May determinasyon yung mama? Wala. And the ministry which I receive from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Dalawang taong singkad na pandemya. Lahat po ng mga manggagawa ay tumanggap ng allowances. Si Bishop Emmy po, hindi po tumanggap. For 2 years, I did not receive anything. Naintindihan ko, walang pumapasok na maraming resources dahil wala tayong services. Pero ang mga manggagawa, kailangan nilang ma-receive ang kanilang mga allowances. And yet, we believe God for God's provision. And I decided, okay na yan. Siguruhin yung lahat ay mabigyan ng allowances. Okay na si Bishop Emmy. Si Lord na lang ang bahala sa akin. Nakita ko, mas malaking nakuha ko kaysa sa kanila. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Come on, give Him praise. Give Him praise. Give Him praise. Hindi yan makakapagpabago ng isip mo. Hindi po pera lang. Hindi lang nabati. Hindi lang nakamusta. Babaw mo. Ikaw ang kausap ko. Hindi lang nabati. Hindi lang nakamusta. Lumipat na ng church. My goodness. Ano pang tibay aasahan sa iyo? Paano kung nagkabarilan na? Paano kung nagkabatuhan na? Paano kung nagkaroon na ng kulungan? Ah, baka ikaw ang unang tumakbo. Sapagkat walang tibay. Alam niyo po yung tibay? Hindi nakasalalay yan sa tao. Yung tibay nakasalalay sa biyaya ng Panginoon. Matibay ka dahil sa biyaya ng Panginoon. Shout amen! Holy determination to keep on keeping on despite of life's opposition. Matindi yung determinasyon mo. None of these things move me. Walang makakapagpabago ng isip ko. Walang makakapagpabago ng isip ko. I have decided to follow Jesus. Kailangan mong ibaon ng malalim ang iyong sakong sa putik ng mga oposisyon at magpasyang hindi ka susuko. Sabihin mo palagi sa iyong sarili, ako at ang aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon kahit anong mangyari. Ako at ang aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon kahit nasasaktan kami. We will keep on serving the Lord. Shout amen. Amen. Hindi po maliliit na bagay lang. Yung maliliit, kaya kong palampasin.
kahit malalaki, kaya kong palampasin sapagkat hindi nyo kayang daigin ang biyaya ng Diyos. Napakalaki masyado ng ginawa ng Diyos sa buhay ko para tumigil dahil lang sa ginawa ninyo. I am sorry. I will prostrate the devil and I will prostrate all the opposition. We will keep on keeping on. Grace is greater than the oppositions of life. Shout amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. 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 Holy determination. I am staying for a long haul. Quitting is not an option. I'll finish this race by the grace of God. I am not a quitter. I am a finisher and I am a keeper of faith. Paul said, I have kept the faith. I have finished my race. I have fought the good fight of faith. Lumaban ako, hindi ako umatras. Hindi ako nagpack ng bags at ako ay umalis sa laban. Lumipat lang ako ng church, pero naglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Palakpakan si Lord, naglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Amen! Shout amen! Amen. Malakas sa palakpak para sa Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Nang talunin ni David si Goliath, ang dali-dali, 5 minuto lang, tumba na ang higante. Fast and furious. No sweat. Sandaling-sandali. In fact, 1 bala lang. Diba? 1 bala. Nung pawalan po yung yung bato, bumaon sa noo nung mama, natumba yung higante, lumapit si David, pinugutan niya ng ulo, wala pang 5 minuto, tapos na. Pero merong kalaban si David na tumagal ng 13 years. Maraming hindi alam sa story ni David na meron po siyang nakalaban na hindi niya po natalo. Nawala na lang pagkalipas ng 13 years. Because you have to understand na may mga kalaban sa buhay natin, hindi mo kailangan talunin. Kailangan mo lang tagalan hanggang sila'y mawala. I will teach you. Do you want to learn this? I'll teach you from the Word of God. David could not defeat King Saul. Naging kalaban po ni Saul si David dahil nainggit si Saul kay David. Nung makita ni Saul ang anointing ng Lord kay David, at ang sinisigaw ng mga tao ay ang pangalan ni David dahil sa tagumpay na nakita ng mga tao na talo niya si Goliath, nagkaroon po ng envy, nagkaroon ng inggit. Napakasaklap ng inggit. Pag dinapuan ang puso nyo ng inggit, hindi magandang damdamin po yan. Sapagkat maninira ka ng tao, magsasalita ka ng masakit sa tao. At yun ang ginawa po ni Saul. May mga panahon pa nga na naglilingkod si David sa kaharian kasi siya po ay tumutugtog ng harp. So tinutugtogan niya si Haring Saul. Biglang kumuha ng sibat si Saul at sinibat niya si David. Muntik na, nakailag lang po, konting-konti lang. Sapul po si David at patay po siya. Si David ay nagtago sa mga bundok. Tinugis po siya ni Saul na parang hayop. Nagtatago si David sa mga kuweba, sa mga kabundukan. At ang kaaway na ito ay tumagal po ng 13 years. 13 years. May mga kaaway na hindi kailangan talunin. Kailangan mo lang matagalan hanggang sila'y kusang mawala. Sa English, there are enemies of life that you don't have to defeat. You just need to outlast them until they're gone. Kusa na lang silang mawawala kasi natagalan mo. Ang mahirap yung matagalan. Kasi may mga kontra na hindi mo matagalan. Gusto mo nang tirisin. Pero kailangan mong umatras at sabihin, Lord, matagal ko nang pinag-pray sa'yo. Nakunin mo na ang taong ito. Pero, hindi mo kinukuha. Nabalitaan ko, Lord, konting mamatay, pero hindi natuloy. What do? You have to outlast
the opposition, it could be people, demons, or circumstances, hanggang sa totally mawala. King Saul made David's life miserable for 13 years. Isang araw, I'll tell you the story and I'll give you the verse in a little while. Si David ay nandun po sa cave ng En-Gedi. Andun sila. May mga kasama siyang kawal. Tapos sa kabilang bahagi ng kuweba, nandun din si Saul. Ang kasama ni Saul, 3,000 soldiers. Sipin nyo, isa lang ang hinahunting, 3,000 ang nagahunt kay David. Na ito po yung storya na nangyari. 1 Samuel chapter 24, verse 4, following verses. Basahin lang natin ang mabilis and I'll tell you the gist of the story. The men, referring to David's men, said to David, "This is the day the Lord spoke of when he said to you, 'I will give your enemy into your hands for you to deal with as you wish.' Then David crept up unnoticed and cut off a corner of Saul's robe." Nung sabihin nung mga kawal ni David, "This is the day." So, na-inspired si David. Palihim po siyang nakagapang sa kabilang bahagi ng kuweba at nakalapit siya kay Saul upang gupitan ang bahagi ng kanyang balabal. At siya po'y umalis. Verse 5. Afterward, David was conscience-stricken. Sa Tagalog, na-konsensya siya. For having cut off a corner of his robe. Verse 6. He said to his men, "The Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lift my hand against him, for he is anointed of the Lord." Na-konsensya siya, sabi niya, "Nako, hindi ko dapat ginawa ito. Hindi ko dapat pinunitan ang kanyang balabal. Hindi ko dapat ininsulto ang hari sapagkat siya ay pinahiran ng Panginoon, the Lord's anointed." Look at verse 7. With these words, nung maisip niya yon sa kanyang kaisipan at sinabi niya sa kanyang mga kawal, David rebuked his men and did not allow them to attack Saul. Kasi nasa attack mode na sila. Nandun sa loob ng kuweba. Hindi niya na pinayagan. And Saul left the cave and went his way. Verse 8. Then David went out of the cave and called out to Saul, "My lord, the king." When Saul looked behind him, David bowed down and prostrated himself with his face to the ground. Sabi ni David, "My lord, the king." Tingin si Saul at nagpatira pa itong si David paggalang doon sa hari. Na kahit na kalaban ni Saul si David, kahit winawalang hiya si David, kahit binabasto si David, kahit pinagtatangkaan ang kanyang buhay, iginagalang pa rin ni David si Saul dahil dun sa anointing na ibinigay ng Panginoon kay Saul bilang hari ng Israel. Verse 9, he said to Saul, "Why do you listen when men say, 'David is bent on harming you'?" Translation sa Tagalog, "Saul, bakit naniniwala ka sa mga marites? Nagsasabi sa'yo, na gusto ko itang saktan. Chismis lang yon. Hindi kita gustong saktan. Wala akong balak saktan ka. Hindi kita sinisiraan. Wala ka naman nakita. Pero may mga nagkukwento sa'yo. May mga tauhan ka, ang pangalan Marites. At nagmamarites sila sa'yo, nagpaparites sila sa'yo, nagkukwento sila ng hindi maganda." Verse 10. Now, yun po yung bagong salin. Verse 10. "This day, you have seen with your own eyes how the Lord delivered you into my hands in the cave. Some urged me to kill you, but I spared you. I said, 'I will not lift my hand against my master because he is the Lord's anointed.' Ibinigay ka na ng Panginoon sa kamay ko. Nakalapit ako sa iyo. Tulog lahat ng sundalo mo. Walang nagising kahit isa. Ikaw nga hindi ka rin nagising. Nakalapit ako sa iyo. Kung balak kitang patayin, patay ka na.
Pero hindi kita pinatay sapagkat hindi ko dudumihan ang aking kamay at kantiin ang pinahira ng Panginoon. Look at verse 11. See, my father, tinawag niya po si King Saul, my father, look at this piece of your robe in my hand. Tignan niyo po itong kapirasong tela na hawak ko. Tignan niyo yung balabal ninyo, may punit. Nakalapit ako sa inyo, pinunitan ko yung balabal ninyo. I cut off the corner of your robe and did not kill you. Now understand and recognize that I am not guilty of wrongdoing or rebellion. I have not wronged you, but you are hurt. You are hunting me down and to take my life. Antindi, wala akong nagawang mali sa'yo, pero kung ituring mo ko parang kaaway. Wala akong nagawang mali sa'yo, pero kung manira ka, gano'n na lang. Wala akong nagawang mali sa'yo, pero kung mag-post ka sa Facebook, kunti na lang banggitin pangalan ko na. Verse 12. Ang iba sa inyo nakaka-relate. Verse 12. May the Lord judge between you and me, and may the Lord avenge the wrongs that you have done to me. But my hand, I like this part, but my hand will not touch you. Binanggit niya sa verse 12. Inulit niya sa verse 13. So my hand will not touch you. May opportunity na ako na patayin ka. Pag pinatay kita, ako na ang hari dahil ako ang pinahirang kapalit mo. Kung meron mang naisip ko para maging hari na, mawala ka na. Pero hindi ko ginawa yon. Hindi ko kinanti ang pinahira ng Panginoon. Sa totoo lang, madali nating maisip gantihan ng masama ang masama. Pero sabi ng Romans 12:21, overcome evil with good. Now, furthermore, ang sabi ni David sa verse 15, 1 Samuel 24:15, may the Lord be our judge and decide between us. May He consider my cause and uphold it. May He vindicate me by delivering me from your hand. Ano po ang nilulook forward ni David? Vindication. Sabi niya, may the Lord vindicate me. Bahala ang Lord sa ating dalawa. Hindi ko dudumihan ang aking kamay. Hindi kita sasaktan. Pero ang Panginoon ang maghuhusga. Ang panahon ang magsasabi kung sino sa ating dalawa ang tama. Pero ako ay ipagtatanggol ng Panginoon. The Lord will vindicate me by delivering me from your hand. Na totoo po yun. Nangyari. 1 Samuel 13. Paglipas lang ng konting panahon, months later, Saul died in the battle against the Philistine. Sipin nyo, hindi niya pinatay. Pero paglipas lang ng ilang buwan, namatay si Saul. Ano ibig sabihin? David did not defeat Saul. He simply outlasted him and Saul was gone. May mga kaaway po na hindi nyo kailangan patulan. Hindi nyo kailangan saktan. Hindi nyo kailangan bumaba sa level nila. Kung sila'y nag-name calling, sila po ay nagpo-post laban sa inyo, pinaparinggan kayo, sinasaktan kayo, huwag po kayong bumaba sa level nila. Always stay on the high road. At sabihin mo, ipagpapa sa Panginoon na lang kita. Sapagkat ang Diyos ay makatarungan sa lahat. Palakpakan si Lord. Amen. Huwag mong dumihan ang iyong isip at ang iyong kamay sa mga taong galit sa iyo. Tagalan mo lang sila sapagkat darating ang panahon, wala na sila, nandito ka pa. Sapat ang biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Amen. Na magsimula ang EMI 2004. Maraming mga tao ang nagtaas ng kilay, nagsalubong ang kilay, at may mga kilala akong pastor nag-ahit ng kilay. Ang sabi nila sa akin, bibigyan lang kita ng 1 hanggang 2 taon, wala na yung EMI. Sabi niya, walang mag-aaral dyan, kung meron man, susubukan lang, pero hindi magtatagal, hindi magtutuloy yan. Sabi ng mga pastor na nakausap ko, dahil bago nagsimula ang EMI, isiner ko po yung vision na yan sa mga pastor. Sabi ko, magtatayo ako ng school, Emmanuel Ministry Institute,
Ito'y libreng eskwalahan, magpuprovide ng training para sa mga pastors, leaders, and workers for free. Hindi po sila naniwala. Isang taon hanggang dalawang taon lang ay binigay. Anong petsa na? 2022. 18 years na po. Nandito pa ang EMI. Amen. Amen. We're still here. Getting bigger and stronger. Bakit? Sapagkat itinayo ito ng Panginoon. The grace of God has built this school. May mga opposition, may mga nagtangka para ito po ay mapigil, matigil at huwag magtuloy. At ang mga ito ay wala na. Andito pa ang gawain ng Panginoon. For 16 years, from 204 up to 220, EMI has provided over 18 million worth of free ministry education for over 3,000 graduates. 20, 21, 22, dalawang taon nagkaroon ng pandemya. Walang schooling. So hanggang 2020, ngayon lang po uli nagbabalik ang schooling. Pero from 204 to 220, 16 years po yun. Over 18 million worth of free education ibinigay po natin sa body of Christ for over 300 churches, 3,000 graduates. And now, ang EMI po ay meron ng 180 EMI extensions sa iba't ibang lugar. Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang bansa. Meron po tayong 12 Pastors Academy na nagsasanay po ng over 1,000 pastors, leaders, and workers from different churches. Meron din po tayong 2 EMI Business Schools. Isa po sa Makati City at ang isa po sa Angeles City. Ano po sinasabi ni Bishop Emmy? May mga kumokontra nang ito'y magsimula. At may mga nagdasal na huwag itong magtagumpay. May mga sumumpa ng gawain ito'y hindi magiging matagumpay. Pero wala na sila. Nandito pa rin ang gawain ng ating Panginoon. Hallelujah! Just last Friday, July 15, over 500 pastors, leaders, and church workers attended our EMI Full Grace Pastors Conference 2022 from 50 provinces, cities, and towns in the Philippines. To God be the glory. To God be the glory. Amen. Ang buong Pilipinas ang target ng EMI, Full Grace Philippines. Meron pong 81 provinces ang buong Pilipinas. Naabot na po ng Full Grace Ministry ang 32 provinces ng Pilipinas. Palakpakan si Lord. Amen. 40% ay naabot ng mensahe po ng biyaya. Anong sinasabi ni Bishop Emmy? Yung pong mga kontra, yung pong mga laban, yung mga walang gagawin kundi kumontra, the people who oppose us are all gone. Wala na po kong balita sa kanila na hindi ko na sila nakikita. Ang iba po, patay na. Ang iba po, nabalitaan ko, mamamatay na. They're all gone. I'm not joking, they're all gone. Pero we're still here. Why? You don't have to defeat them. All you have to do is by the grace of God, you can outlast them. Wala na sila. Nandito pa ang gawain ng ating Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. I want to say this. You don't have to defeat your enemies. You just need to outlast them. They will just self-destruct and they will just defeat themselves. Did you know how King Saul died?
Did you know how King Saul died? He killed himself. You can read in the scripture. He killed himself. What's that? Self-destruct. Pag meron po mga opposition sa buhay ninyo and you know you are doing the will of God, hindi nyo kailangan bumaba sa level nila. You don't have to hurt them. You don't have to kill them. Spiritually speaking, you don't have to. They will just destroy themselves. Why? Because the Lord will surely vindicate you. Sabi po ng Bible sa Psalms 135 verse 14, for the Lord will vindicate His people and have compassion on His servants. The question is this, how do you deal with life's opposition? The answer is just simply outlast them. And you can only outlast them how? By God's sustaining grace. Yung grace ni God ang magsusustain sa iyo. That's the reason why Jesus said to Paul, my grace is sufficient. Have a holy determination to keep on keeping on. Sabi po sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers, stand firm. What's the next line? Come on, let's do this together. Therefore, my dear brothers, stand firm. One more time. Be decisive. Let nothing move you. Paul said, none of these move me. Wala nakapagpabago ng isip ko. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Magsipag. Maglingkod pa rin sa Panginoon. Kung yung dati mong ginagawa, gawin mo pa rin. Maglingkod ka pa rin. Maglingkod ka pa rin. Magturo ka pa rin. Mag-outreach ka pa rin. Sapagkat ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Can you say amen? Amen. Now look at the last line. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Tandaan palagi, kung may mga opposition sa buhay, sapat ang biyaya ng Diyos. The big idea is, grace is greater than life's opposition. Let's say that together. Grace is greater than life's opposition. Of course, grace is greater than all. Kaya yun po yung ino-offer namin sa inyo. You who are watching this broadcast. Receive the grace of God. And Jesus is the grace of God. If you want to receive Jesus today and be saved, this is the day you can receive God's grace, His sustaining grace, His saving grace that will sustain you from this day forward. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, taas natin ang ating dalawang kamay. Samahan po natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast po na ito. Manalangin po tayo. Lahat ng nasa loob ng bulwagang ito, let's pray. Samahan natin po ang ating mga panauhin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa ngarapan ng sino man sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila ay lumago sa biyaya. At sa bagong natagpo ang pananampalataya, sa pangalan ni Jesus, tayo lahat ay magsabi ng amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y darako sa gawain ng banal na komunyon. Kunin niyo po ang inyong communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo
ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magapunan ng kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating pong dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na bugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara. Ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? Grace is greater than life's opposition. Truly, grace is greater than life's oppositions because grace is greater than all. Amen? Amen. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday. Purpley on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito! Charito!